So, yes, good evening, good evening. So, time check po natin is 6:53. I'm really sorry, medyo na-delay na naman. And I'm using my mobile phone as of now. Medyo may technical glitch ang ating laptop. Kaya kung titingnan ninyo, wala pang post na description sa live na to. But I will be putting it in later. Okay? So again, good evening mga kuya, mga ate, mga bunso. Sabi nga eh, kapag desidido ka sa ginagawa mo, wala makakapagpigil sa'yo. Kanina pa ako na-stress actually. Itong hindi na hahanap ng laptop yung camera and microphone. Actually, kanina pa, dahil work from home, kanina pa, nag-zoom meeting kami, nagsasalita ako, nawawala. So, I don't know ha, baka may mga marunong sa inyo, sa mga audience natin ngayon, ito ang lumilitaw. I don't know if you can see it. Yan. So, hindi na niya nade-detect ang camera and microphone. But, no worries. It's part of growing up. So, again, day 20. We are now on day 20. Day 20 na po tayo. Kuya Borj, your life skills and self-discovery coach. Kung saan ang mga pinag-uusapan natin ay ang 110 bite-sized tactics for self-improvement. Isa po siyang e-book na ginawa po natin na ngayon po ay ginamit natin as a fundraising tool para sa proyekto ng Quezon City Sandigan Eagles Club na Bahay ay Buhay Part 2 na ang ating recipient ay si Lolo Jaime. Okay? Mamaya i-discuss ko ng konti yan. But now, before we continue, again, our disclaimer and our advocacy, we are doing this daily as much as possible as we can kahit pagod na tayo galing sa trabaho. Kahit may mga technical difficulties at medyo paus na rin ang konti. We are doing this because we believe in the advocacy of providing positivism amidst the pandemic, amidst the negativity, amidst the darkness, amidst the mga bad news, sad news. Kinakailangan may positive content naman tayo makuha sa ating mga social media pages. And this is what we are doing right now. Disclaimer number one, hindi lahat ng sasabihin ko ay applicable sa lahat ng tao. Iba-iba ang point of views natin, iba-iba ang paniniwala natin, and I do respect that. Okay? Pero kung may ma-pick up kayo na sa tingin ninyo applicable at makakatulong sa inyo, grasp it. Okay? Number two, hindi ako ang bida dito. Ang pangyayari lang ay ako lang yung nagla-live. Pero hindi ako ang bida dito, I am your dance partner, your DI, your driver. So, ang bida pa rin sa buhay ninyo ay kayo. Ang bida pa rin para mag-self-improve, maging maayos ang buhay ninyo ay kayo. Okay? So, kung ano man ang pinag-uusapan natin dito, and if you think makakatulong yon para mag-self-improve kayo, then go. Alright? So, let's continue. So, we are now on second to the last chapter of the 110 bite-sized tactics for self-improvement. Nasa number 96 na tayo. Ang title ng chapter na to is You. Sabi ko kanina, di ba? You. Self-improvements for you and your overall well-being. The past following days, ang pinag-usapan natin more on different aspects. Family, relationship, your body, di ba? Your mind, your soul, your spirit. Ngayon, pag-uusapan natin dito, ikaw lang talaga. Walang ibang tao, walang ano. Ano bang pwede mong gawin for self-improvement na ikaw lang? Bite size number 96, laugh out loud. may mga taong ano. Ano ba masabi? Pa-demure ang tumawa. Pero you know what? Laughing out loud, yun talagang walang keme. Yung may rason ha, hindi yung basta ka lang tumawa. Yung may rason na may iyak-iyak ka na sa katatawa is very good for you. When I watch movies, talaga, I normally do that.
or may mga instances na talagang may iyak ka na, namamalipit ka na sa katatawa, huwag mong pigilan. It's good for you. Physically, mentally, emotionally. So, lol. Laugh out loud. Nung una yun, nung hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng lol, parang mura eh, di ba? So, lol is laugh out loud. Bite size number 97 yun. 98 na tayo. Ay, 96 pala yun. 97 na tayo. Connected pa rin to dun sa mga nauna. Pero this time, daily goals. Yung daily. Set daily goals. So, you don't need na malalaking goals, yung daily goals. Kasi, a day is a 24-hour time period. If you're working, kakainin na dyan ng 9 hours. And of course, matutulog ka kung talagang gusto mong sulitin ng 8 hours, di ilan na lang ang matitira. Set daily goals. Ako naman, ang tekniko na gusto kong share sa inyo, kung anong petsa, ina-add-add ko yung mga numbers, then yun yung number of daily goals na ginagawa ko. For example, today is 8-17-2020. Ginagawa ko, 8 plus 1 plus 7 plus 2 plus 2 is equals to 11. Ewan ko kung tama ha, pero nung kanina umaga ko to ginagawa eh, is equals to 11. 1 plus 1 is equals to 2. So ang ginawa ko for today, dalawa ang daily goals ko. So go that goes on and go forth. So bukas, tatlo. So that's my experience, that's my style. So iba-iba rin ang bawat isa. So daily goals ko ngayon, dalawa. Una yung work related, then isa naman related sa learnings ko rin sa paggawa ng mga landing pages. So yun, that's simple. Kayang-kayang gawin sa isang araw within a time frame. Okay? Then number 98. Sana okay naririnig ako ha. I'm so sorry. Nasa cellphone lang ako ngayon. Bite size tactic number 98. Connected din to dun sa mga nauna natin. By sexy undies. Ito ha, yung solo ka lang. Enjoy your sexuality. Ang hirap kasing i-describe eh, no? Hindi to kalandian, hindi to kaharutan. But human beings are sexual in nature. Wearing a sexy undie or underwear makes you more feel confident. For example, for us guys, yan, sa amin kasing lalaki, hindi masyado eh. Pero it also makes us feel confident. Just for example, let's be honest. So mga lalaki, minsan ang mga brief, ano na eh, bacon. Alam niyo yung bacon? Yung garter, yung pag ganun-ganun na yung garter, di ba? When you go out, na ganun ang suit mo, I do believe siguro 98 to 99% medyo conscious ka. Paano kung may mangyaring masama sa akin dito? Dalhin ako sa ospital. Di ba? Tapos makikita bacon. Or ibang pangyayari, di ba? Na kailangan tanggalin. So, kayo nang bahala mag-isip. So, having or buying sexy undies is not that landi naman. It actually helps promote your self-esteem, your sexuality, because human beings, it's our nature. We want to feel attractive. We want to feel na attracted sa atin ng ibang tao. It's part of our DNA. So, no need na magpaka-plastic tayo dyan. We're old enough naman na siguro para dyan sa topic na yan. Then, number 99, face your fear. Ayan, face your fear. Kung takot ka na mag-skydiving, well, ako, ewan ko lang ha. I have this fear of heights. Kapag, ewan ko sa inyo ha, sa experience niyo, kapag nasa mataas akong lugar, for example, alam niyo yung water tank na mataas, yung tanke, back then, bata pa ako, baka doon ko na acquire to eh. Yabangan ng mga bata, nagsisiakyatan kami sa taas. So, ngayon, nafe-feel ko na yon yung parang lumalambot yung tuhod mo. Nanginginig yung tuhod mo pag nandung ka na sa taas and you will look down. I don't know for others, pero yun ang experience ko when it comes to heights. Medyo na ano ako,
yung tuhod ko, it's nanginginig at nanlalambot. Parang hindi na ako maka-step forward. Pero ang sabi dito, face your fear. So minsan iniisip ko, ano kaya kung mag skydiving, bungee jumping. But ilang beses na rin ako kapag zipline. So at least siguro, because of that, nakoconquer ko rin yung personal fear ko of heights. So because if you face your fear, it will give you a confidence na napakalaki. It will give you a moral boost na kaya mo palang gawin yung isang bagay na kinakatakot mo. Sorry kung nakikita nyo yung finger ko palaging gumaganon kasi dumidilim yung screen. Okay? Then number 99 yon, number 100. Madali na tayo. 10 na lang. Puno na. So, visit a far off place. Again, you. You alone. I have a good friend. Katrabaho ko siya, si Aileen. Nagulat ako nung nagkukwentuhan kami back then sa office. Sabi ni Aileen, alam mo, Sir Borj, ang kakaibang, ano bang tawag niya doon? Parang kakaiba niyang trip sa buhay. She loves to travel alone. Pumupunta daw siya ng Mindanao. Solo lang siya. Kasi ang style niya, she will contact the locals, the natives. Ayaw niya na nag-hotel, ayaw niya yung mga magarbo. Gusto niya kung may mga bahay doon ng mga locals na pwedeng pakikituluyan. Of course, syempre, mag-share siya sa gastos, magbabayad siya. So, hindi pera yung usapan eh. Kasi parang, when you visit a far off place on your own, mas makikilala mo yung sarili mo, mas mafe-feel mo yung culture, mas mararamdaman mo yung travel mo kung nakikisalamuha ka doon sa mga locals, di ba? So it's a very good, sabi niya, i-try mo yan, Sir Borj, maganda yan. So, yes, for self-improvement, for you to know more about yourself, traveling alone on a far away place can be good. Okay? Then, number 101. Very basic, but most of the time, nakakalimutan natin. Ako on my end, ganun din. Have fun. As simple as that, have fun. Hindi porket naka-mindset tayo for development, hindi porket naka-mindset tayo na dapat ma-reach ko yung goals ko, yumaman ako, whatever, nakakalimutan natin yung fun. Diba? Dun sa first book na pinag-usapan natin, yung Vision Lakiani, be happy now. And being happy is having fun. Having fun on a responsible, positive manner, okay? Kasi baka mamaya may mga concept tayo. Having fun is doing this and doing that na hindi natin alam is not good for us, is not legal. So, when I say have fun on a matured, legal manner. Okay? Then, 102. So, 102, bite-size tactic 102. Dress up once in a while. Medyo trip ko rin to. Bihira, di ba? Tapos lang JS. Hindi ka naman araw-araw magnininong. Wala ka naman kasal na pupuntahan. But once in a while, for example, going to the office or maglalakad-lakad ka sa labas after the pandemic, dress up. Japorms, di ba? Kasi I know each and everyone may mga long sleeves, may mga So learn how to dress up once in a while kasi i-connect din natin yan doon sa unang mga topics na you feel good when you look good. Have a good haircut, shine mo yung sapatos mo, diba? Mag-shave ka, then magmukha kang mabango. So it elevates you. It gives you something na sa tingin mo magbo-boost ng iyong ego, magbo-boost ng iyong paniniwala sa sarili. So, dress up once in a while. Huwag naman yung OA, nabibili ka lang ng mantika, naka-Amerikana ka. Baka patawag ka ng barangay, okay? So, right? Number 103, bite size number 103, express your love.
siguro sa mga guys medyo hindi to ganun ka ano ka dali. Pero may mga lalaki rin na malalambing. So kasi may different languages of love. Ibang language of love ng babae, ibang language of love ng lalaki. For those overly masculine, ang feeling nila, ang language of love nila kapag nabibigyan nila ng magandang sahod o magandang pamumuhay yung pamilya, that's love for them, diba? Sa mga babae naman, yung iba naman, they want to express their love to their husband. Pinagluto sila, ganyan. Inayos yung bahay, naglinis ng bahay. So, may iba-iba kasi tayong languages of love. So, in expressing our love, we must be sensitive to the language of love ng partner natin na applicable sa kanila. Kasi iba-iba rin. Ang ibang tao, ang feeling nila, love sila kapag nireregaluhan. Diba? Yung iba naman, feeling nila, love sila, kinikilig sila kapag binigyan mo ng bulaklak. Or whatever. So, always express our love. Not only for our partners, for our wives, husbands, children, but also to our parents. So, yan. Simlang, dahil sinabi ko yan, ako mismo tinamaan. yeah. But because this book was written by me, I'll be doing it, okay? I'll be doing it. Sabi nga, walk the talk. Okay? So, express your love to your parents. Okay? So, parehas kasi kaming pogi ng tatay ko, kaya medyo may clash kami. Pero love ko yun. Alright, then, 104, bite size number 104. Make time for hobbies. Kung naalala ninyo, for the past few days nga, siguro hindi pala kahapon, linggo pa hapon, Saturday or Friday, sabi ko, di ba, for a closer family, we must have a hobby na buong pamilya nandun. So, ngayon naman, importante rin yung may sarili kang hobby, yung trip mo. Ang iba, they love collecting, Funko ba? O Popko figures? Yung mga toys na maliliit. Yung iba naman, collection nila, mga movies. Ang iba naman, ang collection nila, yung mga puzzles, Lego. So, it's all up to you kung anong hobby mo. For me, I love anime, I love reading manga. Manga is anime in a comics form. So, hindi yung manga, hinug ka na ba? So, yun po. Yun, for me, that's my hobby and it relaxes me. Kumbaga, na-tone down ako. Nare-relax ako after a hard day's work. It will take only 15 minutes naman siguro reading a manga. Then yun, parang mapa-fire up ka uli. Lalo na kung maganda yung kwento. So, make time for hobbies kasi it's a part of your self-improvement. Then, bite size number 105. Look down. So, may dalawang pwede tayong definition dyan sa look down. Una, go in a higher place. Kung nasa building ka or nakatira ka sa kondong mataas, then look down. As in literally, look down. So, that's what this means physically. Look down and look on the horizon. Sa horizon. Kapag ginawa mo yon, it will give you something na kakaiba. You will see the world on new eyes. Diba? Huwag mo na nga sabihin na lahat ng nakikita mo, ipapamana ko sa'yo. So, hindi naman ganun. So, it will give you a vantage point of view na ikaw pala hindi basta-basta. Okay? Basta huwag lang pupunta sa utak, huwag lang pupunta sa yabang. Kasi yung second na look down natin is humility. Even though nasa mataas kang lugar, even though mataas kang tao, financially, skills-wise, pwesto, always look down. Always be humble. Kasi blessed are the humble in spirits, di ba? Sabi nga sa Bible. So, being humble is being humane. So, dapat ang puso natin ay palaging mapagkumbaba at open para sa bawat isa. Because you cannot self-improve if sa tingin mo ay ikaw nang susunod sa Diyos. Kasi almost perfect ka na. So, always be
humble. Then, bite size tactic number 106. Break the pattern. Once in a while, break the pattern. Lahat tayo may pattern. My pattern, I wake up, I spend some few minutes listening to some motivational videos, listening and watching. Then, magdi-daily goal setting ako. Then, after daily goal setting, bubuhat na. Etong work from home, set up. Bubuhat na. Mag-set up na ng workstation. Mag-check na ng emails, Viber, etc., etc. Then, magtatrabaho na. Then, habang magtatrabaho, we'll also do some side gigs. Kung may mga kailangan gawin for sa Agila, mga kailangan gawin sa mga personal na mga messages. So, yan. Even though, it also, ang tawag dyan, nahati ang isip natin. Pero dapat, kung nagtatrabaho ka, focus ka pa rin dun. Kung baga side ano mo lang yun. So, break the pattern. Once in a while, break the pattern. Kapag Sabado Linggo naman, binibreak ko naman talaga yung pattern. Kasi I normally wake up 6, 6.30, 7, bubuhat na ako. Pag Sabado Linggo naman, expect me to wake up mga 8, 9, or even sometimes 10, 11. Okay? So, because if you break the pattern, hindi ka maboboring. Then after breaking the pattern, ang gagawin ko lang, gigising yung tanghali, manonood ako ng movie, binge reading ng manga or anime na palabas, dire-diretso yan, or Netflix. So, yun. We must also break the pattern because monotony brings, dullness. Mawawalan ka na ng gana, maboboring ka na sa buhay mo. Then, live for now, which is bite size tactic. 107 pa lang pala. Find a balance. So, bite size tactic 107, find a balance. So, yes. Life. May kasabihan ngayon, di ba? Yung work-life balance, yan. Na hindi ka lang nagtatrabaho, but you must also have a family life, a social life, a personal life. Hindi lang lahat sa trabaho mo ibubuhos. So, having a balanced life gives us a balanced perspective, a healthy mindset, a healthy emotion. Kasi hindi naman lahat ng bagay ay nakatutok lang sa trabaho. Hindi naman lahat ng bagay nakatutok sa katuwaan. Hindi naman lahat ng bagay nakatutok sa pamilya. Of course, may prioritization. Pero, sa dami ng aspects ng buhay natin, we must know how to balance each and every one of that. Then 108, live for the now. Mabuhay ka sa ngayon. Live for the now. Kasi normally, we become anxious, natatakot tayo kapag inisip natin yung bukas. Diba? Ano kaya bukas? GCQ na kaya? Ano kaya next week? Aabot pa kaya tong pera ko sa bulsa? So magkakaroon ka na ng worries. And if you look or if you think about the past, normally pain ang maiisip mo. Diba? Yung mga pinagdaanan mong may hirap, masasakit, may iyak ka na naman. So live for the now. Live at the moment. Like what we're doing right now. Hindi ko alam kung anong ulam mamaya. But that doesn't mean na wala akong pakialam, ha? Siyempre, may pakialam ka. Pero hindi ka dapat mag-worry. Hindi ka dapat mag-isip ng negatively regarding sa mamaya or regarding sa kanina na nangyari. Like, walang camera and microphone yung laptop. It happened a few minutes ago. Wala na akong pakialam. Ang importante, may other way, like the usage of this mobile phone. So, kaya nandito pa rin tayo ngayon. So, live for the now. Then, 109th. Isa na lang. Pero bakit sinabi kong second to the last chapter to? May bonus tayo bukas. 109th. Always learn something new. So, learning is not only for kids,
not only for young people. Always learn something new. If we want to self-improve, kung titingnan natin, ang community, buong mundo, ay nag-e-evolve. Diba? Nagde-develop, tumataas. Kapag hindi tayo sumakay o humabol, by learning something new, magiging dinosaurs tayo. Diba? Sino ba mag-iisip na pwedeng mangyari yung mga ganito, na mga technological advancement? Na pwede akong magsalita gamit lang cellphone, pero nandiyan kayo at nakikinig. Diba? So, who will ever thought of that 40 years ago or 20 years ago? So now, because of technological advancement, importante na nakaka-adjust tayo. So we can also be part. Hindi lang sinasabi natin na mga pang-millennials lang yan or something like that. No. We are a part of the whole world na nagde-develop, nag-e-evolve. So dapat kasama tayo na natututo. Okay? Then last, bite-size tactic number 110. Dance, 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 like nobody's watching. I don't know if you're doing this, but I am guilty. I'm doing this most of the time, especially when I was still living alone. Boom, malakas na music. Then, wala ka, ha? Feel the rhythm. Dance. Hindi lang siya exercise physically. It gives you a boost. Nabuboost yung ano mo eh. Yung mga ano ba tawag dyan? Mga endorphins, yung mga good feel good ano mo hormones, nabuboost siya. Dancing, especially alone, kasi normally kapag magda-dance ka na may audience, may hiyakin. Dancing especially alone gives you something na worthwhile experience na personal and private para sa'yo. Ever since high school, ginagawa ko na yan. Yung radyo pa na malaki, na tape pa yung ginagamit, side A, side B. So dance, dance away those work dramas, dance away your relationship issues, dance away your money woes or money worries, then dance your way also to self-improvement. Music and dancing is a gift. It's an art na tao lang talaga, almost tao lang ang may kakayahan na ma-appreciate yan. Okay? So that's the 110 bite-sized tactics for self-improvement. Bukas, what we will be discussing is the bonus round. Then after tomorrow, maghahanap na ako ng bago natin pwedeng pag-usapan. So again, thank you very much, and I know it's a bit late, pero before I end this, thank you very much po sa mga viewers natin, sa mga kuya, mga ate, mga bunso, sa mga aspirants ng Quezon City Sandigan Eagles Club, COVID-19 busters. Thank you very much for listening and watching. Mamaya, i-edit ko na lang po. Ilalagay ko po dyan yung description. Siyempre, nandyan ang IHELP, Coaching and Business Solutions. Nandyan ang community of certified life skills and self-discovery coaches, ang Quezon City Sandigan Eagles Club, na kung saan ang project na Bahay ay Buhay ay dire-diretso po. Napakaganda ng development. Pinost ko rin sa personal FB ko at sa FB page ng Quezon City Sandigan Eagles Club. Makikita ninyo yung development na nagsimula sa hindi mo maintindihan na bahay, na open space. Ngayon, dahan-dahan na may mga hollow blocks, may mga bakal na doon na dineliver kahapon. So, dyan po, makikita natin na all of your donations are napupunta doon po sa ating project. All of the profits din ng ebook na nakikita na nabibili po ninyo ay napupunta po doon. Okay, then syempre, for financial literacy, nandiyan ang IMG, Ate Maricar de la Torre. And for our catering needs, nandyan si Kuya Allan Villa. O dating kakalimutan ko, mga taga dyan lang din naman tayo sa within the area ng Bagbag.
for our tire services, retreading. Nandyan si Kuya Jose Labial, ang J&M Tires. For our auto detailing and car wash, nandyan ang Bubbler's Car Wash ni Kuya Allan Conanan. Okay, and for those na looking for how to be an online English teacher, nandyan si Syra Ramo. And for those naman na nasa Middle East, especially sa Qatar, yun nga, good news, medyo okay na yung friend natin doon na si Miss Camposano, na ngayon eh sabi niya patuloy pa rin na dumidiskarte pa rin na mabuhay amidst the crisis. Okay, so thank you very much po. Of course, huwag natin kakalimutan din ang mga businesses ng ating mga bunso. Nandyan ang Mallow Puffs ni Bunso Gabriel Rontas, Fashion for Kindness. Nandyan din ang Baddie's Bake na gawa naman po ng mga anak ni Kuya Albert Cledera. So, never forget na i-encourage natin ang ating mga anak at an early age how to be entrepreneurial, especially with all the technological advancement that we have right now. So, again, sorry kung nasa mobile phone lang tayo. Medyo late tayo uli nagsimula. It's a manic Monday. Pagkagising pa lang talagang boom, boom, boom. Pero, sabi ko nga, if you really like what you're doing, nothing can stop you. Okay? And for self-improvement, dapat ganun ang character natin. Thank you very much. Have your dinner. Stay at home. As homeliners, hintayin natin ang announcement mamaya kung ano na mangyayari. MECQ pa ba? GCQ or whatever? Pero it's still good to follow kung ano sinasabi ng government when it comes to this pandemic, kasi para rin sa atin dun lahat. Okay? Thank you very much and mabuhay ang Agila. Thank you, thank you.